Magandang hapon po, Ginoong Pangulo. Ang una pong magtatanong ay si Binibining Aurea Calica ng Philippine Star. Hi, sir. Sir, mahigit dalawang linggo na lang before the elections. Ano po sa tingin niyo mangyayari na ngayong nangunguna po si Mayor Duterte at saka si Senator Grace po sa mga surveys? Ano mangyayari? Ano po sa tingin niyo, sir, yung chance po ng administration candidates? Yung palagi ko, no, di ba pag-ikot-ikot natin to, ang laki talaga ng nagawa sa pagdan sa o pagtahak sa Daang Matuwid. Nagaling kami ng Bacolod at Cebu, umpisa nito ligon to, at siguro, yung gamitin ko na yung sinabi nung isang nagsalita, no, sama ko yung kapatid ko, si Chris, tinanong siya, nandun raw ako, ano bang ihilingin niya? At normally, pag binigay ng pagkakataong humiling, alam naman niyo kung gano'ng karami hinihiling. Nagulat ako nung sinabi nitong aling, hindi naman gano'ng, yung, parang ba sasabihin niya na nice way, hindi ho gano'ng kabata na. Ang sinabi lang niya, ituloy po yung four-piece. Kung pwede ho, ituloy yung four-piece. In-address niya sa akin. So, nandyan ang 4.6 million na beneficiaries ng four-piece na dati, di ba, hindi lang naman ako siguro nakakita ng mga testimony, no? Nalala niyo, meron isang video yung pinakita sa akin. Yung kanyang asawa ay magsasaka at saka nagtatrabaho sa construction. Yung construction, pinapatawag siya. Kwento niya, iniiwanan siya ng 20 pesos para gastusin pang apat na linggo. So kung ano nung selfies ang nahaharvest niya doon sa Tamindagat, kung saan lugar nila, para meron rin makain. Alam niyo nung sa 20 pesos, di ba niya binanggit na kung nakakain ng kanin. Lalo natin 20 pesos sa apat na linggo, bitin na bitin. Kinakwento niya yung pinagkaiba ng sitwasyon nila ngayon, kung saan may tirahan na sila, kung saan sinama rin siya sa mga livelihood na program, kung saan after yung matagal-tagal na siya member nito four-piece, may napatapos siya sa college at meron pang isa. So, yung una, no, diretso ang sagot sa tanong mo, ang survey, yung pinaka-importante siya, yung survey, May 9. At palagay namin, mapapaalala kung nasan tayo nang galing ng ating machinery, saan tayo ngayon at saan tayo pupunta, sasangayon na tayo ng sambayanan na talagang dapat ituloy pagtahak natin sa Daang Matuwid. Yun ang expectation natin. Sir, merong rape joke si Mayor Duterte na naging controversial and may mga iba pa siyang statements na naging controversial din. But aside from itong mga spoken na mga statements, do you agree na kailangan pa ng mga medical tests or other ways para kilalanin yung mga kandidato? And of course, we want to hear from you kung ano po yung masasabi niyo dun sa rape joke at saka kung yung mga policy statements ni Mayor Duterte on South China Sea and other issues. Well, number one, no? Isa ka, medical check-up. Yung, siyempre, galing yung una nating experience sa gobyerno, ginawa tayo senior vice chairman ng Human Rights Committee. May right to privacy. Nasa constitution yan. At siguro, ang masabi ko na lang doon, maganda sana, voluntarily, pag may tanong, meron tayong sinasabi transparency, importante yung klaro, yung mamumuno sa atin, ay maliwanag kung nasan siya. Di ba? So, baka naman maganda, kung saan nila gawin. Pero yung pipilitin natin, siyempre may karapatan na silang pantao na hindi natin pwedeng i-insist. Ngayon, kung sabi ng taong bayan, gusto namin malaman ang kalusugan mo, siguro may karapatan naman talaga ang taong bayan dahil mabigat itong trabahong to, marami ang stress, marami talagang paguran, parang lahat na ng kontra. Yung sasabihin ka ng doktor, kumain ka ng tama, sasagot ko, more or less. Matulog ka na maayos, sasabihin mo, more or less. No? Yung bang hindi ka, parang pahirapan maski sumunod sa doktor. Pag tinanong ng tao, gusto mo mamuno, democratic state tayo, siguro naman baka dapat pagbigyan ng mga kandidato yung kahilingan ng sambayanan na malaman ano ba yung kabuuan nung binoboto namin. Binoboto ka namin, matatapos mo yung term, siguro valid question yun. At iwan na natin sa mga kandidatong tumugon doon sa tawag ng ating mga kababayan. Yung sa mga statements siya, siyempre marami ako hindi sangayon doon. No? Pero at the end of the day, yung opinion ko, opinion na isang tao. Eh. No? Importante dyan, no? Lahat ng kandidato, suriin natin ang sinasabi. No? Para malaman natin kung saan tayo dadalhin. Tapos, yung iboboto mo, sangayon dapat doon sa mga batayan mong prinsipyo. Kung hindi ka sangayon doon sa mga sinasabi niya, hindi mo masuportahan.
Simple-simple naman. Meron ka narinig na pwedeng supportan, tulungan mo naman ang gusto. Huwag kang parang pakiusap mo sa sambayanan, suriin lahat ng sinasabi, kilos ng mga kandidato, piliin yung pinakamalapit sa kanilang mga hadikain at mga patayang prinsipyo, tulungan ang gusto. Huwag pabayaan na, di ba, lahat na lang mag-desisyon para sa kanya. Makialam talaga. Yun naman ang sinasabi natin mula nung umpisa. Makialam sa lahat ng usaping panlipunan. Sir, last na lang po. What about yung mental fitness test and also, can you imagine a Duterte Marcos leadership? Lalo pag sinasabi, it may not be good for you kung hindi po maging friendly yung mananalo. Well, yung good for me and good for everybody. Sige, syempre mas importante sa akin yung good for everybody. Okay. Yung politiko, no? Ako wala akong dapat yata ikahiya sa nagawa na natin eh. Hindi ako perfecto, no? Hindi perfect lahat ng solution sa atin all the time. Pero palagay ko, no? Sipin nyo, i-highlight ko na lang yung classroom dito tayo. Ito hindi namin pinagawa, for the record. Ulitin ko lang, nag-umpisa tayo ang kayang suportahan ng budget, 8,000. Natatapos tayo dapat in 6 years, 6 na budget ang dadaanan mo, 6 by 8 is 48. Yan lang ang kaya natin gawin na classrooms. But we actually did 185,000. Kasama na doon yung mga lots na sa PPP na of 10,000 na pati maintenance for the next 10 years, saklaw na rin nila. Yung employment picture, yung PhilHealth na membership, kung lahat na nagawa natin, kasalanan, edi parusahan nyo ako. Pero palagay ko kung tama yung ginawa natin dyan, no? Mali naman siguro yung pag-iinitan nyo yung gumawa nito. So, kung may kumpiyansa ako, yung maski anong batayan, kung hindi man lahat ng Pilipino, talaga napakaraming Pilipino nagsasabing tama yung tinahak natin itong past na 6 years. Can I imagine? Alam nyo, ito naman, no? Sorry, alam, 90 din ako sa kayo nagbumula. Pag-aawayin kami ng kandidato tsaka kung hindi kandidato. Pero sabihin ko na lang ganito. Baka dapat mag-thank you ako, eh, no? In the sense na napakaliwanag ng differences. Hindi na, di ba, pag yung nakakampanya ka, kailangan mo pakita, para kailangan tumingkad ka, para ma-differentiate ka sa kalaban mo. Eh, yung pinaninindigan ni Bongbong, no? At saka yung pinaninindigan namin sa Dang Matwid, talaga complete opposites, eh. At the end of the day, tinuruan ako, kung anong gusto ng taong bayan, yun ang masusunod. Kung anong sabihin ng taong bayan, utusan ako, eh. Susundan ko. Pero, yun na nga, parang thank you sa kanila, clear na opposites, at hindi pwedeng opposite yung estilo nila, parehong resulta. Yeah? So, etong resulta nagmula sa paano yung governance natin. Kung babaliktan yung governance, parang hindi reasonable to expect na may continuation of the progress. Okay. Thank you. Ang susunod po magtatanong ay si Binibining Lay Alvis ng GMA News Network. Sir, tungkol din po kay Mayor Duterte, may binigay po siyang pahayag na kapag nanalo daw po siya, eh, he will sever ties with US and Australia. Nakakabahala po ba yun coming from a leading presidential candidate? I have to be honest. I didn't see that comment. I did hear the comment about the on the Twitter account of the Australian ambassador. Hindi ako makakomment intelligently doon sa hindi ko narinig na sinabi niya. Pero assuming ganun na sinabi niya, anong pakinabang natin doon? Yung America is a very big trading partner, always in the top three. Australia has been helping us even in the peace process in Mindanao. And he comes from Mindanao. And I'm sure he would want to have lasting peace in Mindanao. Ngayon yung tulong dyan, up to training for livelihood projects amongst other things. I don't have all of the things that Australia has been doing for us. Mabalik tayo, anong value? Ngayon kung walang value, bakit mo gagawin? At kung ang sagot sa dulo, feel ko lang, baka dapat maintindihan ng taong bayan nyo. At sa dulo, ulitin ko lang, tiwala ako marunong magdesisyon ng taong bayan. So, obligasyon natin, siguraduhin na yung desisyon nila, yun ang lumabas sa balota. Okay. Sir, another question. Sa panahon po ngayon, lahat po ng bagay tila pinupo na, kabilang na po yung pagsakay po ni Chris sa presidential chopper. Ano po nga masasabi niya dito? Hindi ko rin nakita kung anong pinuna nila. Tanong ko lang, siguro batid naman ang lahat, no, na isa siya sa pinakamalaking individual taxpayer. Okay.
ugali ko rin na kunyari merong, di ba, pagkausap natin ang mga negosyante, turo natin may ginawa kayong ganito, may potential na ganyan. Kung kailangan isakay ko sa helicopter, isakay ko para minsanan ma-dialog, makita yung vision. For instance, meron tayong, eto hindi na namin matatapos to, no? Pinipilit ng DNR, merong isang lugar sa Rizal, 3,000 hectares na plateau, comparable to Baguio. Tapos para pag nagawa yung mga karsada dyan, itong comparable or better than Baguio pa sinasabi, mga 2 hours. Okay. Pag nagawa natin itong, in effect, another summer capital, imagine yung development na mangyayari dyan sa lugar na yun, na medyo bitin pa yung karsada patungo doon. So, inaambiso ko, maisama lahat ng mga developer na kayang magtayo ng proyektong yan, na from the get-go, yung summer capital mo planned community. Para wala nang, di ba, lahat, saan ang tubig, saan ang waste disposal, paano layout, lahat nun. Para mapakita natin yung vision, may picture ka papakita, may tulong, sasalita ka, hindi kasing ganda. Dali mo doon sa lugar, lalong mas madali imagine kung ano nangyari. Tapos, baka mapabilis yung ganaan sa mga taong nandun sa lugar. Okay. So, sinama si Chris. Alam niyo, palagay ko, hindi ko nakita ko sino yung mga pupuna. Palagay ko, same set of characters. Eh. No? Ibig sabihin nun, yung wala nang nakita maganda sa ginawa ko, tuloy-tuloy pa rin sila, pati thank you. No? Sila rin yung nagsabing lame duck na ako, hindi wala na ako say-say by this time. O binabanata pa rin ako, di may say-say ako siguro. Kaya thank you ulit. Okay, now, yung on a personal basis, no, nag-volunteer si Chris, sinama ko siya, maalam naman yun, no, pagdating ng Marcelo, sino ba inasahan namin? Basically, nanay ko, kami magkakapatid. Okay. Itong pagtahak namin ng pagkatagal-tagal na, Chris was all of 1 year old when Marcelo was proclaimed. So, dumating siya, nagkamalay siya kung kailan dapan-dapa kami bilang isang pamilya. Gusto ko namang pakita sa kanya, tingnan mo ang resulta na talagang nagiging makabuluhan, may saysay itong demokrasya pinaglaban ng mga magulang natin. No? Whether as an individual taxpayer or somebody who was very close to me who shared all of the burdens. I think it's just but proper, no? Na i-share naman the successes. Share kami sa hirap, share ko na rin yung success. Sir, hiningin niyo po ba yung tulong niya para mangampanya ano? Po kay... She specifies that she volunteered. She says that. But I'm, you know, natuwa ako. Dahil pumasok siya, may dinagdag siya doon sa kampanya. Doon ko nga, yung nung nagsalita nga yung Ale, ano ba ang gusto niyong hilingin? At sabi niya, ituloy yung 4 P's. Napaka-reasonable ng request. Hindi, di ba? Hindi mahirap ibigay, hindi demanding. Pati yung hinihiling ng tao, no? Reasonable, kayang-kayang gawin. Eh kung ganun yung inaabot na natin bilang partnership, eh talagang ano ba hindi natin maabot? Kaya, thank you na naisama siya, nagkaroon ng pagkakataon na may marinig na sentimento galing mismo doon sa taong nakikinabang dito sa 4 P's. Thank you, sir. Thank you, Lay. Ang susunod po magtatanong ay si Binibining Jenaline Kabiling ng Manila Bulletin. Good afternoon, sir. Sir, will you hold responsible certain government officials for the violent dispersal of farmers in Kidapawan? At may criticisms na nagkulang at yung gobyerno sa pagtulong sa mga farmers, ano pong tulong na ibibigay niyo sa kanila? Ano, baka dapat ano yung tulong na naibigay na? Pwede mo ibigay ko na lang sa iyo dahil isang ano to, this whole tub table. No, but sample, no? Merong program, the acronym is RAIN. No? Hindi ako magkamali. RAIN is the roadmap to address the impact of El Nino. Acronym RAIN. Nagmula to sa meeting pa last year nung pinaplano lahat ng interventions. Nung panahon na talagang yung prediction ng pag-asa ng DOST, talagang mas malala kaysa sa tuloy na nangyari. Okay. Sa DA, meron po sila pinamigay na seeds, fertilizer, other soil ameliorants, ang tawag na, affected areas. May equipment tulad ng drip irrigation equipment, solar pumps, high density polyethylene pipes, drums, pump irrigation system na open source. Yung drip irrigation, basically, imbis na, di ba parang mas eksakto yung tubig na inilalam mo sa halaman. So, yung kung naman ang resources doon, na ma-maximize mo. Okay, DOH, meron na pong 2,207,000 from DOH for the regional office and provinces for the provision of drinking water containers, commodities, logistics, baka pati na rin yung water purifier. DTI, minomonitor siya pre-food supply and price. At ang nire-report nila,
na stable ang presyo at supply do sa lugar. No, siyempre pag yung kinapos yung pagkain, bababa yung supply, pareho yung demand, tataas yung presyo. So dahil nami-maintain na yung presyo at yung supply, mukhang hindi ganun ka-critical ang supply. DSWD, meron na po napamudbud na 34,277 family food packs at implemented the cash for work program. Dolly po, may cash for work interventions benefiting 1,658 farmers region-wide in coordination with NIA, Region 12, and TESDA 12. TESDA 12 in turn naman has trained and certified 27,348 farmers on masonry para may alternative na livelihood kung hindi pwede magtanim. Can I just emphasize that this table that I just read covers the period of January 2016 to April 2, 2016. And since malayo na April 2, I'm asking for an update. Eh ako nabanggit ko pa yung sa agriculture ngayon, cloud seeding. No? Para kung dadaan doon, ma-maximize natin yung buhos na land. Will I hold government officials responsible? I'm waiting for the conclusion of the investigation, number one. No? Pare-pareho natin napanood yung video. Palagay ko doon sa video, nakita niyo yung dalawang kapulisan na talaga namang, di ba? Yung maski sinong taon, dapan-dapa na, hinahataw ng dos por dos. Pakikita niyo doon sa video, di ba yung phrase, pag may fire truck, ginamit water cannon. Yung water cannon dito sa Kamaynilaan, no? Pag ginamitan ka nun, na-experience na rin ng marami natin kasamaan nun tayo, street parliamentarian, di ba bumabaliktad ka sa lakas ng pressure. Sa video, nakita naman nyo na overhead yung water cannon. No? Para bang nabasa yung tao as opposed na ginamit na water cannon. Sa video, nakita rin natin yung kapulisan na nung naitaboy na yung nakaharang sa highway, pumirmes. Di ba? Silang pinaulanan ng bato, no? At ang claim nga ng kapulisan ngayon, pitila pinaputukan din raw sila. Nakita rin nyo yung paano, di ba? Kung paano yung dalawang talagang pinagpupukulan ng pangkalalaking bato at inapas. Tapos ang tanong, government may kasalanan, no? Tandaan niyo yung isang video nakita ko, una nagsalita para may pakiusap yung buntis, yung matanda, nandun ang DSWD, gusto nila itabi. Balikan natin yung tanong, pwede bang harangin yung highway? No? Ang meron tayong testimonyang umabot ngayon na pinag-usapan ng mayor, ng governor, gusto nyo mag-rally, hindi kayo nag-permit, wala kami problema, huwag naman yung harangin yung highway dito kayo sa gilid. Palagay ko napaka-reasonable yun. Palagay ko makikita rin natin na nung pinupukol lang katakot-takot na bato, lalo na yung overhead na video, nakita, ulitin ko, no? Wala ako doon, nakita ko lang yung video, parang left and right side, no? Nung hanay ng pulis, ang binabatuhan. Okay. Ngayon, konting technical. Siguro yung sinisimulate ng ating CDM nung araw na panahon ng mga Gregong sinauna at saka Romans, lalo yung Grego, ang tawag sa formation kasi nila phalanx. Yung phalanx, abante at saka atras, very effective. Pero ang pinaka-vulnerable ng mga ganun, parati yung gilid. So, ako napag-isip lang, tila pinag-aralan ko anong ginagawa ng kapulisan, bakit puro, imbis na harapan yung lusob, nasa gilid. No? Ngayon, may mga testimonya tayo narinig, may mga video rin hinarap sa akin, kung saan may marami niyaya sa iba't ibang lugar, hinakot, dinala doon, pinangako ang bibigyan na hanggang 3 sakong bigas. Merong isang babae nagsasalita na gusto na niya umalis, lalo na nung sinabihin na i-disperse sila, pre-rebenta rin sila ng tinatawag ng mga marshals. No? Nandiyan lahat doon sa lalabas, hinahintayin natin doon sa investigasyon. So, ulitin ko lang, no? Ako, hindi dapat humantong doon. No? Palagay ko, ilang beses na rin na naiiwasan natin yan, lalo na sa National Capital Region, kung saan sanay na sanay ang ating kapulisan. Awang-awa ako sa lahat na, di ba? Siyempre, nakikiramay muna ako sa namatay. Awang-awa ako sa lahat na nasaktan. Pero siguro, hindi aalisin sa akin na naawa ako doon sa kapulisan natin na may obligasyon na ipatupad yung peace and order campaign. No? Tapos tingnan nga natin yung ano bang ginawa nila para namang, di ba? Para tratuhin silang hindi na talaga tao. No? Ang pagkaintindi ko, hindi bababa yata sa 93 na kapulisan ang nasugatan dyan. Yung maluba, ang last report sa akin, comatose pa hanggang ngayon. Ano kasalanan niya? No? Bakit siya kailangan ganunin? Tapos, inulit-ulit ko rin. No? Alam niyo, nalaman ko yan kasi kasama ko si Secretary Sarmiento pero hindi ko alam na meron nagpo-protestang ganun. Hindi ko alam yung ginawa nila until nangyari yung dispersal.
Yun ang first analogy ko. Tapos pinareview ko nga lahat. May investigasyon, in order na nga. Yung mga, ang tawag namin, biktima. Nalokong para sumama dito. Tinapos na ang ating Department of Justice sa pag-aintindi ko yung proseso para mapakawala na sila at tinatid sa kanilang mga lugar. Yung testimonya ni Governor Talino, ay Lala, no? Mendoza, para ang daming dayo. No? Siyempre, nangyari sa amin sa Tarlac, eh, parang brought back a lot of memories. So, babalik ako dito. No? Tila may mga nag-organisa talaga. Parang pinagsabong yung mga tao at baliwala yung di ba, yung buhay nung lahat ng dinala nila doon. Yun ang kailangan natin tugisin rin. No? Kung hindi man silang soul na may kasalanan, no, ay malaking parte nila doon. Liti ko ha, ihiwalay ko yung mga nainganyo, naudyok, naloko, sumama doon. At yung kabilang grupo naman na nanloko, na nanginganyo, na nagplano nitong karahasan na to. Para humantong na meron. Di ba? Ginawa nila para meron silang issue exploit. Ang puhunan, buhay ng mga tao on both sides. Yan dapat usigin talaga. At buti na palalo mo rin sa akin yan, matanong ko na rin yung status doon sa pag-uusig ng lahat ng mga salarin. Thank you. Ayan. Diyan po nagwawakas ang ating panayam. Maraming pong salamat, Ginoong Pangulo. Maraming salamat, Malacañang Press Corps. Maganda nga po.